Kamusta mga kamasarat, maligayang pagbabalik na naman dito sa aking YouTube channel. Sa video ng ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng mga magsasakang naging kalaban ng mga rebeldeng Moro noon sa Mindanao. Pero bago yan, gusto ko po muna kayong anyayahan na i-like at i-follow ang ating official MasterJ TV Facebook page. Doon ay nag-upload din ako ng mga ganitong video. Pwede nyo rin po akong padalhan ng mga personal na mensahe o mga katanungan doon. Asahan ko po kayo at nga pala, kung may nais kayong ipasaliksik tungkol sa kasaysayan o mga pangyayaring naganap noon, ay ikomento nyo lamang po sa comment section at susubukan po natin i-research. Maraming marami pong salamat. Ilonggo Landgrabbers Association o mas kilala sa tawag na Ilaga. Ito ay isang grupo ng mga magsasakang hilagay noon sa Central Mindanao na lumaban noon sa mga rebeldeng Muslim para sa kanilang kaligtasan at para na rin sa ibang Kristiyano. Nabuo ang samahang ito noong dekada 70 sa panahon ng pamamahala ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa ilalim ng dating Philippine Constabulary para protektahan ang mga Kristiyanong nakatira sa Central Mindanao dahil sa lumalakas noon na puwersa ng Moro Rebellion. Ang samahang ito ay binuo lamang ng 7 katao na sa kalaunan ay naging popular at dumami ng dumami hanggang sa katakutan na sila ng mga tao sa buong Mindanao, hindi lamang ng mga ordinaryong mamamayan kundi pati na rin ng mga miyembro ng mga Moro National Liberation Front o ng mga MNLF. Ayon sa maraming talaan, ang ilaga ay isang bisayang salita na ang ibig sabihin ay daga, mga maliliit na nilalang ngunit nakakatakot at perwisyo lalo na kung sila ay sama-sama. Naging pangunahing layunin ng mga ilaga na protektahan ng maraming Kristiyano laban sa mga rebelding Muslim. Ngunit kalaunan ay hindi lamang pagprotekta sa mga Kristiyano ang ginagawa ng mga ilaga kundi naging isang puwersa sila na sumasalakay sa mga Moro at pinagpapapatay nila ang lahat ng mga pinaghihinalaan nilang rebelde sa lugar. Naging epektibo naman ang nasabing grupo sa pagpigil ng opensiba ng mga Moro. Dahil doon ay naging katuwang ng gobyerno ang mga ilaga at naging katulong sila ng mga militar sa pagsupil sa mga rebeldeng Muslim dahil ang gobyerno noon ay hindi pa handa sa pakikipaglaban sa mga rebeldeng Moros at patuloy pa rin nagre-recruit pa ng mga sundalo ang puwersang militar ng Pilipinas sa Luzon. Kaya naman nangunguna parati ang mga ilaga sa pakikipaglaban noon sa mga rebelde. At dahil sa ipinapakita ng mga ilaga ay nagulat ang mga Moros dahil sa kabrutalan na ginagawa noon ng mga ito. Sa pagiging popular ng grupo ay lumitaw din ang pangalan ng kanilang leader na taga-Antique sa Iloilo na kinatatakutan ng bawat kalaban maliban sa kabrutalan nito kung pumatay, kundi dahil na rin sa taglinitong anting-anting na siyang pinaniniwalaang nagpuprotekta sa kanya upang hindi tamaan ng bala ng baril at sa kahit anong nakakasugat na bagay kagaya na lamang ng espada. Siya ay si Feliciano Lucis alias Commander Toothpick. Kasama ang ilang tribo ng mga Teroray ay pinangunahan ni Commander Toothpick ang pagsalakay sa mga kuta at mga kabahayan ng mga Moro. Pinagsusunog nila ang kanilang mga bahay at pinagpapatay ang lahat ng taong kanilang inaabutan. Ayon sa mga impormasyong naitala, noong minsang salakay ng mga ilaga ang mga Moro, mayroong 6 na katao ang marahas nilang pinatay. Tinanggalan nila ito ng tenga, hiniwa ang mata at minarkahan nila ng krus ang dibdib ng mga rebeldeng pinatay nila gamit ang kutsilyo. Dahil sa brutal na pagpatay ng mga ilaga sa mga Moro ay nabago ang pananaw ng mga Muslim sa mga Kristiyano. Dati ang akala nila ay mga mahinang nilalang lang ang mga Kristiyano at hindi kayang gumawa ng mga brutal na pagpatay. Ngunit nabago ito noong maraming Moro ang tinanggalan ng karapatang mabuhay ng mga ilagang Kristiyano. Dahil sa palakas na lang palakas ang puwersa ng mga ilaga, gumawa ng paraan ang mga Moro para kontrahin ito. Nagdatag din sila ng dalawang magkaibang grupo na pinangalan ng Black Shield sa Central Mindanao at Barakudos naman sa Lanao. Ginawa ang milisyang ito ng mga Moro para hadlangan ang mga ilaga sa mga gagawin nilang pag-atake. Maraming mga encounters ang naganap sa dalawang magkaibang grupo na ito, subalit nagiging lamang palagi ang mga ilaga dahil na rin sa suportang binibigay ng gobyerno sa kanila. Binibigyan sila ng mga armas upang siyang magamit nila sa pakikipagdigma sa mga Moro. Sa kabilang banda, naging kasakasama naman ng mga Kristiyanong BHDU o ang mga Barangay Home Defense Unit ang mga ilaga sa pakikipaglaban. Pero hindi lang sa pagpoprotekta sa mga Kristiyano ang ginawa ng mga ilaga, kundi napigilan din nilang makontrol ng mga rebeldeng Moros ang buong Mindanao. Kaya naman mas sinuportahan pa ng Administrasyong Marcos ang mga ilaga noong mga panahong iyon. Katulad ng mga Moros, mayroon ding mga minor de edad na mga miyembro ang mga ilaga. Isa sa mga malaking dahilan kung bakit walang takot ang mga ilaga sa mga Moros ay dahil sa kanilang paniniwala sa mga anting-anting at kung hindi man sila umano tatamaan ng bala ng baril ay hindi naman sila tatablan ito kung kaya't lahat ng mga miyembro nila ay may suot na ganito.
ang mga Ilaga ay nakipaglaban para sa buong Central Mindanao noong dekada 70, isa't kalahating taon bago ideklara ng dating Pangulong Marcos ang martial law sa buong Pilipinas noong September 21, 1972. Ayon sa mga talaan, ang mga pinakaunang labanan ay naganap sa UP na sa panahong iyon ay sakop pa lang ng Cotabato na siya ring tirahan ni Commander Tutpik. Pinamunuan niya ang mga lumad na teroray na malaki ang galit sa mga Magindanawan Moros dahil sa kanilang paggagaw sa kanilang mga lupain. Isa sa mga pinakabrutal na ginawa na pag-atake ng mga Ilaga ay ang Manili Massacre na naganap noong June 19, 1971. Nangyari ito sa loob ng moske ng Manili Carmen, North Cotabato. Habang nakikipagdialogo ang mga Muslim sa mga Kristiyano tungkol sa mga nagaganap na patayan sa kanilang lugar, biglang may mga dumating na mga grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng mga uniforme na pangsundalo at pinagbababaril nila ang lahat ng mga Muslim sa loob, mapalalaki man o babae. Sinasabing nasa 79 ang nasawi sa pag-ataking ito dahil sa paraminan ng parami ang naiuulat na namamatay sa labanan ng Muslim at Kristiyano ay umabot na rin sa national media ang pangyayari sa Mindanao, lalo na ang ginawa ng mga Ilaga sa mga Moros at umabot ito sa mga Muslim countries, particular na sa Middle East kung saan doon din kumukuha ng langis ang Pilipinas. Kaya dahil sa mga kaganapang ito ay nagbigay babala ang mga bansa sa gitnang silangan at nagbantang ititigil nila ang pagbebenta ng langis dito sa Pilipinas kung hindi bibigyan ng aksyon ang mga ginagawa ng mga Ilaga sa mga Moro na nakatira sa Mindanao. Dahil sa lubos naman na pagkabahalan ni Pangulong Marcos na baka pagkaisahan ang Pilipinas ng mga Middle East countries at ipatupad ang oil embargo, ay agad niyang inutusan ng AFP na itigil na ang pagsuporta sa mga Ilaga sa Mindanao. Subalit hindi lahat ng mga miyembro nito ay sumunod, kung kaya't pati na rin sa Philippine Constabulary ay may naganap ring inkwentro ang mga Ilaga. Pero sa pagdaan ng panahon, dahil wala na rin makuhang suporta ang mga Ilaga sa gobyerno, ay dahan-dahan itong nanahimik at naglaho na parang bula. Pero ang naganap na Manili Massacre sa Mindanao ay nanatili pa rin mantsa sa mga taga Mindanao, lalo na sa mga rebelde. Pero matapos ang termino ng dating Pangulong Marcos ay nagkaroon ng peace talk ang mga sumunod na administrasyon sa MNLF, kung kaya't hinigpitan at siniguro ng gobyerno na hindi magiging balakid ang mga Ilaga sa nasabing peace talk. Pagkatapos mamatay ang leader ng mga Ilaga noon na si Commander Tutpik, ay tuluyan munang nanahimik ang grupo. Pero kahit ganun paman, ang mga kaganapang nangyari noon, lalo na sa mga ginawa ng mga Ilaga, ay nanatili pa ring sugat sa ilang mga Muslim magpasa hanggang ngayon. At ayun na nga mga kamaserian po ang naging kasaysayan ng grupo ng mga Ilaga na pinamunuan ni Commander Tutpik. Kung may mga mali man akong impormasyong nabanggit ay pakitama po sa comment section at nagpapasalamat ako. Dito na din po magtatapos ang kwento natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo po ang video ay pakipindot nyo naman po ang subscribe button. I-hit nyo na din ang bell icon nang sa ganun ay isa kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong i-upload. So ayun na nga mga kamaster, hanggang dito na lang. Agbyag!